Masyado ako naging YOLO. Never ako sumuko. Kasi nasa generation tayo na palaban eh. Okay lang na magkamali kasi habang nagkakamali ka, marami ka natututunan na lesson sa buhay. Nasa ice ako na bloke eh, na ganyang kataas. Tapos wala akong damit, nakapulupot lang ako. Ganon! This is our story. Hi, I'm Jovani Manansala. I'm an actor and I'm proud GenZ actor. Sa pagpapakilala ko, isa akong actor under Star Magic. Ayun, and TV commercial model. Kaya ako napasok sa work na to dahil din sa brother ko. Kasi mas nauna siyang pumasok sa showbiz industry. Eh, lagi ko siyang kasama, tutuwa ako sa ginagawa niya, na-amaze ako. So, sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko rin itry? Baka maging okay din ako, katulad niya. Kasi idol ko siya eh, simula pagkabata. Lahat ng ginagawa niya sa buhay, gusto ko, ganun din ako. Until now, siya yung role model ko. Best role siguro yung itong last na ginawa ko movie kasi hindi pa siya na-release, hindi pa siya pinapalabas, The Big Boys. Kasi kung yung character ko doon, parang nangyayari siya in real life. Isa siyang independent, tapos ginagawa ko yung, nagtatrabaho ako mabuti para makatulong sa pamilya. Katulad ngayon, ganun ako, independent, tapos nag-help sa family. Biggest challenge ko is ang dami kong kakompetensya. Hindi ko masasabi na magaling ako. Siguro masipag. Kasi ang dami mas sikat sa akin, saka hindi pa naman ako ganun kakilala sa industry. May mga nagawa kong proyekto, pero hindi pa naman ganun karami. Sakto pa lang din. Pero syempre yun yung goal ko, kaya ako pumasok dito sa show business. Gusto kong makilala sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Gusto kong mapatunayan dito sa craft ko. Siguro pinaka-biggest challenge ko 3 years ago, before, actually pa-pandemic na yung nagka-COVID. Kasi ako syempre, bata, dati, hindi ko iniisip kung, hindi ko pinapahalagaan yung value ng money. Hindi ako takot kasi yung trabaho, sunod-sunod, hindi ako nag-ipon, kung saan sa ko lang dinala yung pera ko. Gastos, club with friends, ganun, alak. Na-realize ko yun simula nung mag-pandemic, nag-start yung pandemic. Biglang nawala lahat. As in, walang work, walang shoot. Kasi nag-lockdown, may virus. So yun, na-realize ko na wala akong pantutulong sa parents ko, sa family ko, sa sarili ko. Kasi naubos ko yung ipong ko. Ginastos ko sa mga walang kwentang bagay. Inaraw-araw ko yung punta sa club. Ganun. Party. Masyado akong naging YOLO. Ang proudest moment ko is sa amin mga GenZ. I mean, sa akin. Is kahit ilang beses akong madapa or kaproblema, never ako sumuko. Kasi nasa generation tayo na palaban eh. Alam mo yun, sa dami ng problema sa bansa natin eh. Dapat marunong kang tumayo sa sarili mong paa. Huwag ka matatakot magkamali kasi may mga ibang tao na panagkamali is nawawala na ng kumpiyansa sa sarili. Kasi hindi, feeling nila, hindi sila match sa work na ginagawa nila. So para sa akin, okay lang na magkamali kasi habang nagkakamali ka, marami ka natututunan na lesson sa buhay. Nasa iyo na yun kung ulitin mo yung pagkakamali na yun or mas i-improve mo yung sarili mo para hindi ka na mapunta sa point na yun. Asset ko? Siguro ano, sa look siguro moreno, ganun. And sa body is my ano, eto my look.
wala, payat lang. Ayan. Simple lang, exercise, lagi akong kumakain ng fruits and vegetables. Saka win-weight ko kasi yung mga food ko. Lagi ko tinatrack yung calories ko. Hindi naman, kung pagiging healthy is hindi lang naman about sa exercise eh. Nasa food talaga. Yung iba kasi sabi nila, may mga kakilala ako na mahilig din mag-workout. Sabi nila, kailangan mong pagurin yung sarili mo sa pag-workout. Dati kasi akong unhealthy. Katulad nga ng sinabi ko, more on mahilig ako minom, lagi nasa bar, ganun. Tapos, puyat palagi. So, syempre, yung body ko nun, hindi siya as healthy as now. Hindi ako fit, hindi ako lean. So, ano yun? Kaya nahilig ako sa workout kasi ito yung ano ko eh, kumbaga, nasa showbiz ako eh. Ito yung pinakapuhunan ko. Looks and body. Saka para mas makapag-inspire din ng mga tao. Siyempre, need mong maging disiplinado sa mga pagkain. Kailangan natatrack mo lahat ng calories mo na tinitake per day. And then, siyempre, important is exercise. Sinishare ko sila through live streaming. May app kasi ako na lagi nagla-live. Tapos isa sa mga content ko is workout. About fitness. Ayun lang, kung ano yung mga alam ko sa fitness, sinishare ko lang sa kanila kung ano ginagawa ako daily. Gen Z relationships kasi is parehas pa kayo nag-explore eh. Hindi ko pa kasi masasabi na eto na yun eh. Kasi kasagsagan ng mga career nyo sa buhay. Dami nyo pang gustong maabot. Mas maganda lang is nagsusuportahan kayo. Dalawa, yun yung pinaka-importante. Kasi mas makakatibay sa isang relasyon pag parehas kayo ng partner mo is both supportive sa isa't isa. Nararamdaman ko kasi hindi namin tinatali yung isa't isa. Inaya namin na mag-grow kami individually. And syempre mag-grow din kami as partner. Kaya supportahan bawat isa kung anong gustong gawin sa buhay. Para in the long run, in the future, kung sakaling maging kami man talaga, wala kang pagsisisi na hindi may mga bagay ka na hindi nagawa. Diba? Saka parang pangit din kasi kung sa isang relasyon naapektuhan yung mga sa pangarap mo. Diba? Maganda, nakakatulong siya para mas maabot mo yung pangarap mo. Si John Lloyd. Dati pa lang, bata pa lang ako. Grabe, sobrang ako na-amaze sa kanya pagdating sa emosyon. Doon kasi ako, alam mo yung parang kahit wala pa siyang binibitawan na lines, pag tumingin ka pa lang sa mata niya, alam mong may laman na agad. May emosyon na nangyayari. Ang dami na nangyayari. So, ayun. Saka alam naman natin lahat, blockbuster, every time nagagawa siya ng movie. Until now, kahit yung nagpahinga siya ng matagal, tapos pagbalik niya, is ganun pa rin. Pagpasok ko sa set, hindi na si Jovani yun. Kung ano yung pinoportray ko na character, ako na yun. Kahit nasa bahay ako, sinasanay ko yung sarili ko until matapos yung proyekto. So, ayun yung preparation ko siguro. Pinaniniwalaan ko na totoong ako yung character. Wala, kasama talaga sa trabaho yun. May sa workshop na bago ako pumasok magka-movie is nag-aral talaga ako ng workshop. Naglaan ako ng time para sa acting. Nag-stop ako ng school to focus on acting. Kasi ako, wala akong tinatanggihan na role. Kung ano yung ibigay sa akin, pero nagustuhan ko yung storya, go ako. Yes, nagka-BL series ako. 2020, ang title nun is Happenstance. Ako yung lead. Kaso, pinalabas siya sa streaming app lang. Kaya hindi siya na public. Actually, dahil sa workshop din, may mga natutunan ako kasi nag-aral ako ng workshop. Nag-aral ako ng acting for almost 2 years. So, prepare na ako. I think I'm prepared na kung ano yung beto sa akin na role. Need ko lang na mas mag-review para bumalik yung pagka-ready ko. Siguro yung scene na wala akong damit, nasa blocky ako ng ayun yung pinakamahirap ko na ginawa.
as an actor kasi nasa eyes ako na bloke, na ganyan kataas. Tapos wala akong damit, nakapulupot lang ako. I mean, ilan takes yun kasi para ma-perfect ng director kasi close up and wide. So talaga hindi ako maalis doon, nakaganon ako. Wala akong subplot as in. Ayun lang, kailangan nyo lang maglaan ng time. And hindi siya madali. Wala na kahit namang anong work na pasukin mo is mag-start ka talaga from the scratch. Ayun, maging masipag ka lang, huwag mong susukuan. Ayun lang, lagi mo bigay yung best mo. Kahit ano pang role mo, kahit small role yan, kahit extra ka lang, bigay mo yung best mo pag nandun ka na. Kasi baka hindi mo alam, dahil dun pala, ayun na yung simula ng pagsikat mo. Doon ka nila makikilala. Hi guys! I'm Jovani Manansala. I'm a Gen Z actor and this is my story.